So ang pinag-uusapan po dito ay tungkol lamang sa bansa, ano po. Kaya sinasabi ng ating pambansang bayan eh, no? Na hindi ito para sa mga dayuhan, ano, para lamang sa bansa niya yung talagang ginagawa niya, ano? So yung if you sa bansa natin, tent your down, your sa bansa natin. So ibig sabihin, kung kailangan mo ng balabal, ay gamitin mong panaklob sa iyong bukang liwayway, ano? Yung aking dugo, patuluin mo. So ibig sabihin niya, ilabas mo yung aking malinis na hangarin na isuko natin ang mga buhay natin para sa pagtatanggol ng ating bansa. At yan yung binabanggit niya dito sa paragraph 2. No? Na yung mga tao dito, ano? Ay binibigay din nila yung buhay nila na walang pag-aalinlangan at walang pagdududa, ano? Walang pagsisisi. Walang pagdududa, walang pagsisisi, walang pag-aalinlangan, ano? Para lamang na may pagtanggol, ano? Ang ating kasarinlan o kalayaan. So, tungkol po sa kalayaan ito ng bansa, hindi kalayaan ng inchik o kalayaan ng ancestor ni General Yepe o ancestors ng mga PDP laban at ng mga inchik na politician. So, hindi lang talaga marunong magbasa itong mga gumawa ng 1987 Constitution kasi mga dayuhan nga ito ng mga magnanakaw. Oh. Ngayon, sa paragraph 11, no? At ito sa number 11 na binanggit niya, ito number 12, where to, my dreams, sabi niya, when scarcely an adolescent, nung bata pa siya, nung siya ay magbibinata na, at sabi niya, punong-puno daw ng buhay, ano? Lalagyan natin ito kasi kabilang ito, ano? Pag sinabing buhay, gagawin natin na color coding yan na kulay blue. Kulay blue. No? So, wala si Dr. Rizal na sinasabi dito na puro kamata, patayin nyo ang Pilipino, padalhan nyo ng shabu, puro buhay ang sinasabi niya rito eh. At yung buhay na yan, ay sinasabi niya para sa mga Pilipino. Sa Pilipinas, hindi inchik sa China. Oh. Ano sinasabi niya? Tungkol sa buhay, ano? Ang makikita daw, sino daw po ang dapat makita? Yung bansa niya. Yung pa rin, bansa natin, di ba? Oh, wala namang ibang jewel dito. Yung inchik, yung namang si Kiyenan, eh, wala naman siya sa dagat. Kasi ang sinasabi dito, bansang nasa dagat, hindi yung lahing nasa dagat na nasa rehiyon ng araw. Oh. Kaya wala ka ditong makikitang lahi ng inchik si Rizal. Ano po? Ito po ay hindi pag-aalay ng bansa sa isang dayuhan, kundi pag-aalay po ng buhay para sa bansa. So itong si Emilio Aguinaldo, hindi ito qualified na maging presidente. Dahil lang gusto niya, ialay ng mga Pilipino yung dayuhan, yung mga, yung bansa niya, dito sa plug niya. Ay samantalang si Emilio Aguinaldo ay may pananagutan pa siya sa batas ng Pilipinas. Kasi deklarado na, hindi isinuko ni Dr. Si Rizal ang kanyang buhay para ipaglaban ang bansa niya noong bago siya maging presidente. Noong kailan ba naging presidente siya? So ito po si Emilio Aguinaldo, ano? Naging presidente siya noong kwan? Okay? Ayan, no, January 23, 1899. Si Dr. Rizal ang unang presidente ng Pilipinas. Hindi ito si Emilio Aguinaldo. Ano po?
Kasi si Emilio Aguinaldo, pumatay siya ng kaibigan ni Dr. si Rizal. At pumatay din siya ng mga foreigner. Sino ang pinatay niya? Hindi ba pinatay niya yung mga Amerikanong natutulog gamit yung Balangi Gabel? Oh. At lumaban niya sa Amerikano na ang Amerikano, ang purpose nila ay ibigyan ng kalayaan ang Pilipinas. At mababasa yan dun sa Bill of 1902. So, ibig sabihin yung sulat ni Dr. Jose Rizal na iligtas ang Pilipinas na kaabot sa Amerika. At binasa yung sulat ni Rizal sa harap ng United States Congress kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. At ang binasa ni Henry A. Cooper ay ang sitwasyon ng pananakop ng Kastila at pananakop pagpatay at masakir nito si Emilio Aguinaldo sa mga tao sa Pilipinas kasama ang pagpatay dito sa mga katipunero para wasakin ang kasaysayan ng bansang Pilipinas at wasakin din ang kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. So, hindi siya ang unang presidente. Si Dr. Jose Rizal ang unang presidente ng Pilipinas dahil hindi niya isinuko sa Kastila ang buhay niya, isinuko sa bansa niya. Ito ay hindi siya nagsuko ng buhay. Kakutsaba siya ng mga Kastila at gobernadorsilyo nga siya, businessman. Kaya yan, mangluloko talaga. Likas na manluloko ang inchik. Ano po? So ibig sabihin may pananagutan pa siya sa batas ng Pilipinas noong December 30 1896. Yun po yan. Kaya siya po ang kriminal na dapat ipa-firing squad sa bansang Pilipinas. Yan ang dahilan kung bakit ginawa niya yung sarili niya na maging presidente. Kasi mapa-firing squad siya eh. Kaya lang hindi siya na-firing squad dahil nagkaroon na nga labanan ang Amerikano at saka Kastila. Ano? At may mga sunod na kasaysayan tungkol sa kanya, ano? So, 'yun ang dahilan. So, magpapatunay lamang ito na isang criminal itong taong ito at hindi presidente na nauna sa Pilipinas, ano? Ang naunang presidente sa Pilipinas ay yung hindi nagsuko ng buhay at hindi pumatay ng kamag-anak, kaibigan at foreigner. Yun po ang ibig sabihin niyan. So, ito pong sinasabi nito sa paragraph 1 hanggang paragraph 14. Ay ito po ay isang dokumento na nagpapatunay na ang mga lupain sa buong Pilipinas ay hindi pag-aari ng Inchik, hindi pag-aari ng Kastila. Ano po? Ito po ay ito po ay regarding sa sovereignty, territorial sovereignty at saka ancestral domain ng mga Pilipino. Maging Muslim ka man, Kristiyano, no? Except yung komunista. Kaya lang sa inyong mga Kristiyano at mga Muslim kong kapatid, tanggalin na po ninyo ang reliyon, tanggalin na po natin. Kasi isa naman po ang salita natin eh. Tagalog. Dito kayo pinanganak. O Bisaya, o basta po lahat ng native sa Pilipinas, yan po ay kumaya po tayo sa ano sa Great Britain na meron sinasabi silang United Kingdom kasi tribu-tribu po lang tayo, mga kakamag-anak po tayo. No? Basta po iisang mukha natin, iisang kulay, yung pag tinawag mo ay mukha, mukha din sa iyo, mata, mata, iisa po ang ating magulang. Katulad dyan sa may Indonesia, no? Kahit na malayo sila, iisang ating magulang dyan sa Indonesia kasi yung mata sa kanila, mata rin sa atin. Mukha, mukha pa rin sa atin. Bibig, bibir. Liig, liher. Dila, lita. Buhok, buhok. So, ibig sabihin, yung mga Indonesian, kapatid po natin yan. Kapatid natin yung mga taga Mindanao. Kapatid natin yung taga Bisaya at taga Luzon.
So, kumbaga magkaroon tayo ng United Kingdom. United Kingdom, kingdom ng Mindanao, kingdom ng Bisaya, at kingdom ng Luzon. At yung tatlong kingdom na yan, tatawagin natin United Kingdom, parang sa Britain. Ano po? Hindi yung pag-inonor po natin ay reliyon, eh kahit nga po sa Kristyanismo nagpaparatayan, di ba? Iglesia sa kapwa, Iglesia. Katoliko sa kapwa, Katoliko. Katoliko laban sa Islam. Islam lagi sa, laban sa Islam. Eh wala po. Hindi mabubuo ang ating bansa. Ito po, sinasabi ni Dr. si Rizal ay pagbubuo ng bansang Pilipinas at hindi paghihiwa-hiwalay. So kaya po dapat ay itakwil natin itong mga reliyon na sumasali sa political para iluklok yung kanilang mga dynasty. Kasi once na ang lahi ng Inchik ay naandyan sa Kristyanismo, Inchik na pari ang magluluklok sa para pagharian ng Inchik ang Pilipinas. Ay lalo na kung ma-infiltrate din ng Inchik yung Muslim, yung Islam. Kasi may nagpapabautismo din po na Islam na, na siya ay Inchik. O, di wala na, tapos na. Kaya dapat hindi po natin kilalanin, ihiwalay talaga ang reliyon. Dahil ang reliyon, siya ang nagpapahamak. Ilan na ang pinahamak ng reliyon? Hindi po ba? Ang dami na. Walang kapayapaan sa reliyon. Puro patayan lang. O, eh kung tangkapin natin na tayo ay isang Pilipino na may iisang Diyos na, na walang reliyon. Kasi ang sinasabi pong Diyos, nilalang po niya yung tao. Tao po tayo lahat. Wala po sa ating anak ng reliyon. Tayo po ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabing anak ng Diyos, tao. Nilalang ng tao ang Diyos. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wagis, ayon sa kanyang larawan. Hindi yung nilalang ng tao ang Diyos. Kasi yung Islam, nilalang nila ay Diyos. Ganon din yung Christianity, nilalang din nila yung Diyos nila. Kasi 3rd century, nagkaroon ng Christianismo, ganon din sa Islam, 6th century, ginawa lang nila yung Diyos. Ang totoo po, magkakapatid, ay tao. Lahat ng tao galing kay Adan, anyo ng Diyos. Mababasa po yan sa Genesis 20. Chapter 1, verse 26 and 27. At yung mga tao, hindi galing sa dugo ng Inchik. Galing po yan sa alikabok ng lupa ng paraiso ng Eden. At tinan nyo po yung ating katawang laman mula sa alikabok, hindi mula sa dugo ng Inchik. So, yung katawang alikabok natin, nung maanyuan na kasing hawig ng Diyos, hiningahan ng hininga ng buhay. Kaya naging kaluluwang buhay tayo. Ay dahil sa hininga ng buhay ng Diyos. Galing sa Diyos ang buhay natin. Hindi galing sa Inchik. Kaya kung pagbaaralan po natin sa paragraph 1, yung Eden ay bansang Pilipinas, nilalang niya itong mga taong iniwan ni Dr. Rizal sa Pilipinas na may anyong Diyos, wala silang anyong Inchik. At ang hininga ng Diyos ang nagbibigay ng buhay sa mga tao na nasa Pilipinas bago dumating ang Inchik. Kaya wala pong Inchik na tao sa Pilipinas na nauna kaysa sa Diyos. At walang Inchik na inalipin yung Diyos. Kasi ang gusto po nitong mga Inchik ay yung ancestor nila, ang founding father ng Pilipinas. So, ibig sabihin, gusto nila alipinin pati yung Diyos. Oh, gusto ni Xi Jinping, yung ancestor nila, alipinin yung Diyos ng Pilipino. Alipinin yung kaibigan ni Dr. Rizal. Oh, wala po sa description dito na ang Pilipinas ay pag-aari ng China.
ako ng Fujian dynasty, o Fujian citizen, yung mga immigrant na Fujian citizen. Ano? So, lumayas na lang po kayo sa Pilipinas at patahimikan nyo na kami. Ano? Dito sa paragraph 4, ano po? Lagyan nga po kaya natin to ng numbering, ano? Para makita natin, ano? Yung paragraph. Okay. So, lalagyan po natin ito ng numbering. Okay. Paragraph 1. Paragraph 2. Paragraph 3. Paragraph 4. Paragraph 5. Paragraph 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ano po? So, 14 paragraph po yan na hindi ka makakakita na lahi ng incheck dyan. Ano? Kaya itong si Kiena na isang sindikato. Ano? So, ngayon, tumuloy po tayo ano, para dito sa paragraph 4, ano po? Ang sabi niya, yung kanyang pangarap o mga pangarap ano nung kabataan pa niya at nung siya magbibinata ay makita ang Pilipinas na punong-puno ng buhay, no? Where to see you? Sino bang dapat niyang makita? Hindi ba yung bansa na nasa riyo ng araw sa dagat ng silangan, hindi yung ancestor ng ng mga Incheck na nandoon sa Sangukon village? Kasi may address po dito si ano eh, si Xi Jinping pag pinagbasihan mo eh. Ang gusto ng mga Incheck, ipakita si Rizal na galing doon sa, nawala doon sa rehiyon ng araw sa dagat ng silangan. Ang gusto po ng mga Incheck, ay tingnan natin si Rizal galing doon sa fabricated na ancestry niya. Yung Peking ancestors ni Dr. si Rizal dyan sa China, ano? Teka, napin nga po natin yung si Jinping. Kasi yan ang hirap pagka magnanakaw, ano? Kasi gusto nila na tuloy-tuloy ang pagnanakaw nila. Namihasa ito mga kamag-anak ni Emilio Aguinaldo na nakawan ng nakawan at siya ang pumalit dito sa mga Kastila. Yun po ang ibig sabihin dyan, ano? So, gusto nila na panibagong pangaalipin na naman itong gagawin nila. Ano? Ang gusto nito ni Xi Jinping, tingnan ng mga dayuhan yung ancestors nila. Tingnan ng mga kamag-anak ni si Rizal at ng mga Pilipino yung kamag-anak nila. So gusto ng mga kamag-anak ng mga Incheck na tingnan si Rizal doon sa China. Saan sa China? Doon daw sa Jingjiang City, sa Fujian province, doon daw sa lugar na kung saan galing si General Yefe. Oh, dito wala namang sinasabi dito na yun ang tingnan. Hindi naman sinasabi dito na si Rizal ay nasa isa pang bansa. Di ba? Ang sinasabi dito ng ating pambansang bayani, ang bansa natin wala sa loob ng isang bansa. Yung dugo ni si Rizal wala doon sa loob ng isang lahi. Ang dugo ni si Rizal, ibinigay lamang dun sa bansa niya. Hindi ibinigay doon sa ibang lahi. Kasi, kung magbibigay siya ng dugo, pagtitiwalaan niya itong isang foreigner dito. Itong dugo ko, dalhin mo sa China ha, para dun sa ancestors ko. Dapat, mas nauna itong mga Incheck na kilalanin si Rizal na bayani. Paanong kikilalanin nilang bayani si Osiris Rizal? Ay pinatay nga nila yung kaibigan. Mamamatay nga itong hindi nila agad magawa ng krimen na pagpapalit ng history. Dahil sariwa pa pagpatay nila Emilio Aguinaldo kay Andres Bonifacio tsaka kay Dr. Osiris Rizal. Ano po? So ituloy natin po ito, ano?
So ang gusto lang makita ng Dr. si Rizal, bansa niya, ano po, na sinabi naman dito niya na ito yung jewel, ang jewel na tinutukoy niya, yung perlas. So, na nasa karagatan. Diba? So, wala naman sa dagat itong China, yung probinsya ng China, wala naman sa dagat. Yung kamag-anak ni ano, wala naman sa dagat. Lahat ng mga Encik, wala naman sa dagat. Nandito lahat sila sa Pilipinas. Nag-migrate sila. So, ibig sabihin, ina-isolate ni Dr. Si Rizal na maliban sa foreigner na ito at sa mga kamag-anak niya, walang ibang mamamatay tao na dayuhan kundi yung Kastila at saka itong si Gobernador Silio. Itong si Andres Bonifacio, si Emilio Aguinaldo. Oh. Kaya na lang ginawa niyang presidente siya para makaligtas siya dito sa firing squad. Oh. So ganun 'yan. So dako tayo, sunod dito. Itong number 13 ano, to your health. Wala siyang ibang ano po, puro sa kalusugan, hindi yung dimbak siya, ano, itong may hawak ng Emilio Aguinaldo flag, dimbak siya. So binayaran lang ng perang papel yung mga magulang, tahimik na. Dapat talaga ito yung kasuhan si itong may hawak ng flag ng Emilio Aguinaldo. Ito sumuko sa bandila ni Emilio Aguinaldo na mamamatay tao. Itong si Aquino. Dapat talaga palayasin na itong mga Encik na ito. Salot itong mga ito eh. Ang daming pinapatay sa flag ni Emilio Aguinaldo. Patuloy ang extrajudicial killing. Bibigyan lang ng pera, tapos na daw. Number 14. No? And ay tungkol sa bansa, to give you flight. Hindi bibigyan talaga na ibababa mo yung Pilipino at bibintangan mo ang mga Pilipino na siyang mamamatay tao. Kasi ang ipinagmamalaki ni Dr. Rizal dito ay yung bansa niya na mapanalangin, ano, na maawit ng kapayapaan. Oh. So number 14, number 15. If upon one day you see appear, ano, kung makikita daw ng bansa natin, ng mga tao dito sa Pilipinas ng dayuhan, no? Ang sumibol na bulaklak, ano, sa makapal na damuhan, no, ay ibigay itong simpleng bulaklak na to. Yung simple at humble na bulaklak sa kanya. Diba? Wala sinabing pitasin mo yung buhay ng Pilipino at yun ang ialay mo. Kasi ganyan ang ginagawa nitong mga NPA eh. At saka itong kabataang makabayan na front ng NPA. Pipitas sila ng buhay ng Pilipino. Pag napitas na nila, sasabihin terorista yung mga sundalo natin. Anong klaseng mga Encik ito? Nanggugulo ng Pilipinas. At itong mga mamamatay tao na ito, sa halip na magdala ng bulaklak, tatawag sa ancestor nila, magdala kayong baril at itatayo natin ang New China. Marami na kaming napatay na Pilipino rito na pumatay kay Rizal. Eh wala naman sinasabi dito si Rizal na utusan yung mga komunista na gamitin yung dugo niya sa pagpatay. Oh. Sabi dito, yung bulaklak na pinitas nyo dito sa damuhan, oh. Eh, hindi naman ito tungkol dito sa Encik eh. Wala namang damo yung utak ni ng lahi ni Kiyenan. Pag sinabing may damo, Pilipinas 'yan. Oh. Oh, eh, place it near your lips. Pag sinabing lips, 'yun yung mga labi ng mga taong nakatira dito sa bansa. O, di po ba? Tapos dito, and in my brow, may I feel under your cold tomb, under the cold tomb, the gentle flow of your tenderness, no? And warm of your breath. O, ang gusto niya, maramdaman, ano, yung banayad, ano, na pagkakalinga natin, ng bansa natin, sa kanya. Ay, hindi naman natin malapitan si Dr. Rizal.
Nagdrama-drama pa ito si Emilio Aguinaldo, pinababantayan. Ay bakit mo pababantayan yan? Wala yan dito sa sinasabi ni Dr. Rizal dito sa paragraph 6. Ang sabi ni Dr. Rizal dito, hayaan yung nakabukas yung libingan ko, yung aking tomb, para malapitan ako ng tao, malagyan ako ng bulaklak. Eh pinababantayan niya kasi ayaw nilang malaman yung lihim. Ayaw palapitan sa mga Pilipino kasi gustong palabasin na binabantayan niya laban sa mga Pilipino dahil pinatay ng mga Pilipino yan. Yan nga sinasabi natin na fabricated lahat ito ng mga Kastila yung paglalagay ng Gwardiya Sibil dyan. Dapat maglagay ka lang kayo dyan ng walang armas na mag-i-entertain dyan at igagad yung mga tao saan magpipitas ng bulaklak. Lagyan dyan ng mga bulaklakan dyan. Hindi yung papapasukin nyo lang dyan ay mga komunista. At yung mga democratic country, ayaw nyo nang papasukin dyan para mag-march at magbigay ng bulaklak. Eh, ang gustong makakita ni Dr. Cyril, mga Pilipino eh. Para maramdaman yung ating ano, niya, yung ating hininga. Ngayon, ang sabi ng ano, ni Dr. Rizal pa, ano? 18, pang 19. Ano po, nasa yung 19 natin? Ito. Sabi niya, and for yourself, pray, para daw sa bansa natin, that your final redemption you'll see. So, ito, final redemption ni Dr. Rizal sa kanyang bansa, hindi doon sa probinsya ng China. O tapos, ang sabi niya, dito, ito yung 20, ito 21. It is I, beloved, singing to you. Pag sinabing to you, maawit siya sa bansa niya. Kaya paulit-ulit nga po eh. Your field. So, hindi ito sa lahi. Walang lahi na merong field. Ang field na yan, sinasabi na dito sa Sea of the Orient. Wala doon sa province of China. Kasi gustong tumakas sa itong si Emilio Aguinaldo, gustong tumakas sa kasaysayan ng Pilipinas para palabasin na ang Pilipino ang pumatay at hindi siya o hindi ang Inchik. Kasi ma-de-validate, hindi na magkakaroon ng validation yung citizenship nila dito kasi pinalalayas sila dito ni Sir Rizal sa rehiyon ng araw sa Sea of the Orient na dapat wala dito yung mga Inchik dahil sila nga yung mamamatay tao. Ito. Paragraph 12. Your atmosphere. Ano ba yung sinasabing atmosphere? Ay atmosphere ng bansang Pilipinas. Hindi atmosphere ng lahi. Dahil yung mga lahi ni Rizal na dito na nga sa bansa eh. So ibig sabihin atmosphere ng bansang Pilipinas na nakukubkubon itong mga kamag-anak niya at saka itong foreigner. Pati yung mga mamamatay tao nakukubkubon din. Kaya lang ang gusto ni si Rizal lumayas na itong mga mamamatay tao, Kastila at saka Inchik at saka yung Muslim na pumapatay at saka yung Kristiyanong pumapatay, dapat magsilayas na. Ang gusto niyo si Rizal, lahat lamang na tao na may anyong tulad sa ugali ng Diyos. Yun ang gusto niyang matira dito. Dayuhan ka man, mga kamag-anak niya, at lahat ng mga Pilipino, maliban lang sa mga mamamatay tao na pumatay sa kanya at umalipin sa mga Pilipino nung panahon niya. Ayun ang ibig sabihin niya. Kaya ang bandila ni ano ay illegal ni Emilio Aguinaldo. Ano? At dapat parusahan itong mga naghahawak niyan ng bandilang 'yan dahil criminal sila sa paghahawak ng bandila ng mamamatay tao at mamamatay ng Pilipino.
Yun ang ibig sabihin po niyan. So ngayon, your space, your valley. So ibig sabihin yung atmosphere na ito, hindi para sa mamamatay tao, hindi kay Emilio Aguinaldo. Yung space niya at saka yung valley, hindi pag-aari ng mga kamag-anak at lahi ni Emilio Aguinaldo. Ano? Ito ay pag-aari ng bansang Pilipinas. Oh, tapos number 27, I leave you all. Iniwan niya yung mga kamag-anak niya. Saan? Sa atmosphere ng Pilipinas. No? Na dapat sa atmosphere ng Pilipinas, wala na ito sila Emilio Aguinaldo. Tanggal na ang citizenship nila. Tanggal na itong mga inchik na ito dahil sila ngayon ang gugulo eh. Nagnanakaw ng history. Oh. Ano pa? So, ganun po ito. Ganyan po ang pag-unawa niyan. Ano? So, pinapaliwanag dito ano, na itong mga naka-highlights na ito na ano, na kulay blue. Ano? Na sinasabi niya dito na ang Pilipinas ay may sariling kapatagan. Merong sinasabi ng mga bulaklakan, may mga kakahuyan, ano? Okay? So, hindi ito lahi na may kakahuyan. Yung kakahuyan, hindi pag-aari ni Kiyinan. Pag-aari daw ng bansang Pilipinas. Yung sinasabi dyan, ano? Yung mga lugar sa Pilipinas na may kapatagan, hindi pag-aari ng dayuhan o ni Kiyinan. Pag-aari ng bansang Pilipinas na pinamumunuan ng Diyos. Oh. Walang sinasabi dito eh. Katulad ng sky, yung sky pag-aari daw ng Diyos. Yung darkness gawa din ng Diyos. Yung araw gawa din daw ng Diyos. Yung heavenly newborn light gawa din daw ng Diyos. Oh. Yung buhay gawa din ng Diyos. Walang sinasabi dito pag-aari ng inchiki, yung karagatan gawa din ng Diyos. Yung silangan at malayong silangan gawa din ng Diyos. So lahat po na naka-blue dito ano? Pansin natin ha. Oh, yung sky gawa din daw ng Diyos. Yung dense grass gawa din daw ng Diyos. Hindi gawa yun ng foreigner eh. Yung humble flower gawa din ng Diyos. Oh, eh, sino ba pwedeng gumawa ng humble flower? Kaya nga natin ini-highlight eh. Yung moon gawa din daw ng Diyos. Eh, paano magiging founding father ng Pilipinas itong mga tinaman ang buong ang na-check na ito? Yung liwanag, ano, gawa din daw ng Diyos. Yung dawn o yung madaling araw, yung radiance, gawa din daw ng Diyos. Yung bird, gawa ng Diyos. Yung cross niya, ang ibig sabihin niya ay yung kanyang pagsasakripisyo, ano? At saka yung kanyang simbol na inilagay doon na siya isang sumasampalataya sa Mesiya. So, hindi yung baril ni... Kaya hindi applicable ito si ano. Kasi ginagamit ni Dr. Si Rizal yung cross. Si ito namang si ano, itong si... si Emilio Aguinaldo, yung cross niya ay nasa kaliwang kamay or nakasuksok sa likod pero ang hawak niya ay baril. Ayan yun. May cross din siya pero may hawak ng baril. Ito cross lang sinabi niya. Wala siyang baril. Di siya nakapagpataya. No? Oh. So yung mga awit galing din sa Diyos yan dahil hininga ng tao galing din sa Diyos. Eh. Diba? Ganon yan. So yung kapayapaan ay Diyos din ang nagbibigay. Kaya lang bakit walang kapayapaan, dahil ang kapayapaan ay hindi mo makikita sa ibang tao. Galing yan sa puso ng tao. Kung ikaw ay walang kapayapaan sa puso mo at talagang mamamatay tao ka, gagawa ka ng katarantaduhan. Kahit na anong kapayapaan ang ibinigay ng Diyos, ang tao ang gumagawa ng kasamaan. Yun ang ibig sabihin yan. So, hindi yung Diyos. Yung Diyos, nilalang ang buong planeta na payapa ay dahil lang sa kasakiman, pagnanakaw, ano? Kaya ang tao o sangkatauhan
ay walang kapayapaan. Puro kasamaan ang bumabalot dahil hindi sila sumusunod doon sa nagahari na Diyos. Yung simbahan, ginagawa lamang na hypnotizing agent. O yung kung gusto mong maging anghel, demonyo ka, magpabautismo ka at pwede ka nang bumaril ng Pilipino. Kasi lahat ng binautismohan dito ng Katoliko na galing dito na pumatay ng Pilipino, na kapwa Katoliko nila, ay Katoliko rin na galing sa China. Diba si Jose Maria Sison, magulang pa ni Jesus Christ ang ginamit. Si Joseph at si Mother Mary, pinatay nila, pumatay siya ng Pilipino 50 years. Ngayon, hindi pa tinatanggal ang birth certificate. Ito rin si General Yepe, People's Liberation Army. Ha? Isa siyang demonyo, nag-angyong anghel siya para maging anghel, pumasok sa Katoliko. Nang maisuhan ng birth certificate, magtatayo siya ng New China. At sa pagtatayo niya ng China, patay siya ng patay ng mga Pilipino sa Chaong Quezon. At binigyan siya ng award ni Xi Jinping dahil sa maraming pagpatay dito sa Pilipinas, ay binibigyan siya ng karapatang maging national hero ng bansang China dito sa Pilipinas. Ano po, yan po ang kasaysayan ng bagong literatura ng Pilipinas ngayon na hindi nakikita ng mga Katoliko dahil nakatingin dyan sa kay Mama Mary na siya ring daladala ng mga magnanakaw. Ano? Mamatay tao. So, ano po kayo, aral ng salita ng Diyos, ano? Para malaman ninyo ang kabalbalan nitong mga pare, ano? Katulad na ito, halimbawa, si Father Balweg, di ba? Si Gumbursa, ang daming patayan dyan sa ano, simbahan, ano? So, meaning na talagang terorista ang simbahan. Magmula kay Jose Rizal hanggang ngayon, yan ang lumalabas. Pagka sinamarize mo, nag-hypnotize mo na lang nila ang tao. So, ngayon, nasa na tayo? Doon sa Pueblo, di po ba? Oh. Ang sabi niya, yung wind, hindi ang gawa ng inchik. Kaya hindi founding father ng Pilipinas ay ang mga kamag-anak ni Emilio Aguinaldo. Di ba? So, yung burning sun. Nasaan ba yung burning sun natin? Tingnan natin. Meron tayo dito yung burning sun eh. Di ba? Ayan yung burning sun, oh. Ayan, mga stars po yan, ano? Burning sun yan. So, ganun po yan, oh. Yung moon, no? Yung sinasabi ni Dr. Sirisal dito na moon. Ito yan, ano? Sabi ni Dr. Sirisal, let the moon see me, you know? So, lahat ng yung moon, nakikita yung sinasabi ng Sirisal. Anong nakita ng moon, di ba? Sabi ng moon, oh, yung bansa mo, tunay na nilalang ng Diyos. O, di ba? Nagsasalita yung buwan, no? Di ba? Kita nyo ba? O, yung karagatan mo sa malayong silangan. Sabi niya, tunay na Diyos ang lumalang. Wala sinasabing inchik, eh. Hindi naman pumupunta sa China. Ang nakikita lang ng buwan, yung mga land grabber, sea grabber, identity thieves, magnanakaw ng history, magnanakaw ng human identity, magnanakaw ng Filipino civilization, land grabber, tax, thieves, tapos ano pa, money launderer, oh, mga mamamatay tao, killer, hangman, oppressor, lahat po yan nakikita ng buwan, oh. Diba? Pero yung buwan, nakikita niya na yung bansa ay bansa daw na mapanalangin sa Diyos. Diba? Nagsasalita yung buwan, nakikita nyo? O, yung final redemption daw, makikita daw ng buwan. O, diba? Nakikita niya. O, saan siya nakikita noong buwan? Sa bansang Pilipinas. Diba? So, yun ang sinasabi ni Dr. Sirisal. Kaya, itong si, ano, itong mga tuta ni Emilio Aguinaldo na may hawak ng plug, hindi nakita, puro panggugulo lang. Puro nakawan lang sa loob ng more than 50 years. Kasi 20 kay Marcos, no? Kailan ba nagmula na ano si Marcos? Tingnan nga po natin.
So tingnan po natin dito si Marco sa talaan ng mga inchik, ano? Okay, nandito po tayo sa talaan ng mga inchik. Tingnan natin, ano? Kasi lahat ng inchik po dito ay yan po yung may-ari ng flag ng Pilipinas. Flag ni Emilio Aguinaldo, ano po? Kasi inchik nga itong si Emilio Aguinaldo, makikita mo na yung flag ni Emilio Aguinaldo ay pag-aari ng mga inchik, ano? Kasi inchik din itong si Emilio Aguinaldo, ano? So ngayon nandito rin si Ramo, si Aquino, itong si Benigno Aquino III, at saka itong mga Herbert Bautista, Julius Babaw, kanilang flag yan. Hindi talaga flag ng Pilipinas yan. Flag yan ng mga taksil sa bansa. Ang tawag naman sa kanila, pagka kumampi ka sa Pilipino, itong mga inchik na ito, taksil sila sa bayan. Pag ito pong mga inchik na ito, na Pilipino-Chinese, ang sumira at kumampi sa mga Pilipino, ang tawag nila, taksil sila sa bayan. Ano? Sa halip na taksil sila sa bansa. Ano po? Kasi hindi nila inuunor na ang Pilipinas ay bansa. Bayan lamang po ang pagkakakilala nitong mga inchik na ito. Kaya yung bayang Magiliw, ay yan po ay national anthem ng Pilipino-Chinese. Okay. Samantalang itong inaawit dito ni Dr. Si Rizal ay hindi niya sinabing ang awit niya ay para sa bayan, para sa bansa. So itong si Emilio Aguinaldo ay matapat siya sa bayan, kaya siya ay ginawang bayani nitong kanyang mga kapwa inchik. So pag matapat ka sa bayan, pwede kang pumatay ng katulad ni Dr. Sirisal. Pwede kang pumatay sa katulad ni Kayan. Pwede kang pumatay sa katulad ng mga normal na Pilipino na natibo rito at mga tribo rito. Ano? So yan ang pagiging matapat sa bayan. Ganun po yan. Kaya ang mga tunay na Pilipino, isinusuko nila yung kanilang buhay hindi sa bansang Pilipinas, doon sa flag ni ng inchik. Kaya dapat po, wag nang iunor yan dahil may kasalanan pa yan sa bansa eh. Pumatay siya na hindi pa niya pinapanagutan. Pinatay niya yung pambansang bayan natin, ang kasaysayan natin, at yung mga sinabi ni Dr. Sirisal. Ano po? So ngayon, tingnan natin si Marcos, ano? Asan si Ferdinand Marcos, no? So lahat po nandito na, pati si General Lepe, si Osirisal, ginawa na rin po nila na kasama ng mga inchik, ano? Hindi naman siya kasama ng mga inchik, ano? Pinatunayan na natin yan. So si Marcos, Ferdinand Marcos, ito si General Lepe, nandito, di po ba? Diyan yan, ayan, no? People's Liberation Army yan. Ano? Palakihin natin. Ano? Saan ba yan nagtapos? Sa? Okay. Palakihin natin. Ano? Okay. So, ito si Ferdinand Marcos. Ano? So, 1917 hanggang 9, pinangatsin ng 1917. Well, konti na lang pala. 1917, ano? Muntik na niya abutin si Dr. Sirisal, kaunti na lang, ano? Kaya talagang susundan niya ay si Emilio Aguinaldo. Kasi pag nakakita niyo yung flag niya, flag na Emilio Aguinaldo ang ginagamit niya. Ano po? So, ganun po yan. So, ginagalang niya ay si Emilio Aguinaldo. So, hindi niya nalalaman kung paano basahin itong huling sulat ni Dr. Sirisal. Ibig sabihin, hindi niya nire-recognize na si Sirisal ay unang presidente ng Pilipinas na hindi isinuko ang buhay niya sa flag ng Kastila o sa flag ng Inchik. Kaya ito gumawa ng mga flag
na para sa lahi ng mga Inchik, itong mga lahing Inchik. Kasi ito nga si Marcos ay Inchik. No? So ngayon, naging presidente siya noong 1965. Di po ba? So kung 1965 minus natin doon sa 1986. Ba, sorry. Sorry po ah. Okay, mali yata ako. 1986 minus 1965, no? Okay. Halos 21 years, no? 21. Okay, halos 21 years. So, sabihin natin 20 years, no? Kasi December, kung December siya, 21 years. So, 20 years siya na presidente ng Pilipinas at minintain niya yung bandila ni Emilio Aguinaldo. So, sariwa pa sa isip niya kung sino talagang pumatay kay Dr. Jose Rizal. Hindi po ba? Dahil kailan siya pinanganak? Pinanganak siya noong andito yan. Ayan o. 1917, di po ba? Okay. So, 1917, pinanganak siya. Ma-minus natin yung 1896. So 21 years old siya. Ah, ang pagkita niya 21 years old, sorry ha. 21 years old. Sariwa pa sa kanya, no? Yung alam niya talaga kung sino yung pumatay kay Dr. Jose Rizal, ano? Ayan, no? Kaya magkakaabutan sila. Kaya sinusunod niya itong si vlog ni Emilio Aguinaldo. Na itong si Emilio Aguinaldo, hindi pinanagutan yung pagpatay niya sa bayaning si Dr. Jose Rizal kay sa akay. So gusto nila tabunin talaga kasaysayan ng Pilipinas, ano? So ganoon yan. Kaya tayo magulo hanggang ngayon, ano? Kasi ang mga Pilipino pinagtaguan ang history ng Pilipinas. Okay. So wala po akong nakikitang motibo dito kung hindi talaga ang pagtatakip ng kaya ginawa ang presidente itong si Emilio Aguinaldo para makapagpatuloy ang extrajudicial killing at para makontrol ang tax. Kaya mapapansin mo na laging involved itong mga pari sa pag-promote na kung sino ang pwedeng maging presidente ay kundi yun lamang na kakutsaban itong mga komunista. Kaya pag napansin mo itong si Ferdinand Marcos, bago siya umalis, nagdrama sila ni Aquino. Pagkatapos niyang umalis, pinagbigyan lang niya ng pwesto itong si Aquino para makapagnakaw. Kasi kung gamit ang plug ni Emilio Aguinaldo. Kasi kung sila talaga ay may pagmamahal sa bansa, isusuko nila yung buhay nila sa bansa natin. Na hindi gagamitin yung plug ni Emilio Aguinaldo na propaganda. Dahil kung isinuko nila yung buhay nila sa plug ni Emilio Aguinaldo, hindi sila mag-aaway. Hindi sila magdadrama. Yung ninakaw na yun, hindi bibintangan si Marcos at gagamitin na lang tuloy-tuloy sa para sa bansang Pilipinas. Sabihin, hati tayo, Cory, hati tayo, huwag ka na maingit, ha? O, ayan ang ginawa ni Cory.
wala naman, nagparami lang ng nagpropaganda lamang siya ng 33 years. So 20 plus 33 years, 53 years, ano? 53 years na propaganda ng komunista na kasi nung tama 53 kasi ang komunista po 50 years na ang anniversary nila, no? Paano tumagal yung komunista kung hindi yung pinagtakpan ni Marcos? Ano? Kasi kung si Marcos ay hindi sumuko kay Cory Aquino, ano? At isinuko niya yung buhay niya hanggang kamatayan, hindi niya i-give up yung kay Aquino. Kaya lang ang problema ay sumali ito si Cardinal Sin. Tumawag siya sa Amerika na si Marcos ay marami daw mga kalukuhang ginagawa, magnanakaw, at saka isinumbong din na si Marcos ay ano, ay maraming mga human rights violation. Kaya napilitan ang Amerika na imbestigan itong si Marcos. Mababasa niyo po yun sa C-SPAN. So, ganun ang nangyari. Kaya pumasok ito mga komunista. So, nung umalis si Marcos, pumasok ito mga komunista. Ganun ang nangyari. Parang transition period. At yan ang nangyayari ngayon. Agawan na ng teritoryo. So, sa makatuwid, hindi alam ng mga militar ang nangyayari na itong maniobra na ito ay gawa ng reliyon. Gawa-gawa lang nito ni Cardinal Sin, kaya nga makasalanan. Sa halip na i-report na mayroong komunista, papasok ang komunista, ay ni-report ay si Marcos na siya rin nagtatakip sa komunista. Ganun ang nangyayari. Kasi sa 11 years niya, na 20 years na panunungkulan, ayun yung build-up ng komunista eh. Dapat naubos niya ang komunista. Ayun ang ibig sabihin nun. So, ang inuubos lang talaga dito ay mga Pilipino. Kasi lalong dumami ang komunista hanggang na national hero na ng Pilipinas ngayon, si General Yepe, People's Liberation Army, at itatayo na nila ay New China. So, ang may kagustuhan na maging New China ito ay si Cardinal Sin. Kasi si Cardinal Sin, iniligtas niya itong si Juma Season. Kaya pag nakikita niyo po dito yan sa listahan, ano, nandito si Juma Season din, ano, proud na proud sila na ilista rito, ano, dito sa listahan ng mga encik. Ayan, oh. Kita mo? Ayan, oh. Mga apo ng China, di ba? So, isa-isahin natin to, ano. Isa-isahin natin ang kasalanan. Ano? Si Emilio Aguinaldo, yung tinawag ni Dr. si Rizal na bansa, tinawag niyang bayan. Yung Pilipinas, tinawag niyang bayan, si Rizal, tinawag niyang bansa. Kaya yung perlas na ng silanganan, ginawa niya na perlas ng silanganan sa bayan ng mga Encik. Ganun mangyayari kasi sinasabi nila na Encik daw si Rizal. Kaya bayan ni Rizal ay pag-aari ng Encik. Ganon lumalabas. Okay? So, si Emilio Aguinaldo, siya ang pumatay sa kababata ni Dr. si Rizal at kapatid sa pagiging anak ng Diyos. So, killer to. Diba? At sinira niya ang meaning ng may ultimo Adios. At pinatay niya ang history ng Katipunan. Pinaltan niya ng Magdalo. Okay? At pinaltan din niya yung panatang makabansa ng panatang makabayan. Kaya itong mga Encik na mga kapwa Encik niya, inaakala na bayan ito ng mga Encik ang Pilipinas. Oh. Kasi ang iniisip nila, anong sasabihin ng mga anak nila o apo nilang Encik sa Pilipinas? Mamamatay ba mga Pilipino?
Kaya ginawa nilang incheck si Rizal. Yan po ang dahilan para ang Pilipinas ay gawing baliktarin. Ano po? Ayan ang ibig sabihin na yung pulang bandila, yung blue ng bandila, pwedeng maging pula. Ayan. Kasi niluluko nga niya ang Pilipino from the very beginning. Ano? Ngayon, hindi niya isinuko yung buhay niya, no? Sa bansang Pilipinas, nagtayo siya ng sa kanyang sariling republika para hindi siya maparusahan. At tinawag na lang niya si Rizal na hero at hindi presidente ng Pilipinas. Ganun yan. So, pangalawang may kasalanan dito. So, siya ay certified na terorista. Ano? Okay? At pinatunayan naman yan. Okay? Si Corazon Aquino. Ano? Kinampihan siya ng Praile, ano? Na pare. Ni Cardinal si, ano, ano, ng obispo. Okay? Bautis mga doon katoliko. Pumatay ng mga Pilipino, ano? Pangalawa, pinarami ang mga NPA. Pinarami rin ang mga iyan natin po, ano? Okay? Dali. Ulitin po natin si Emilio Aguinaldo. Ito po ang presidente daw na kauna-unahan. Hindi niya inunor na presidente itong si Dr. Rizal, no? Kasi mapapasa ilalim siya ng firing squad. No? So si Dr. Rizal ay presidente noong na Pilipinas kasi siya ang namuno para tayo magkaroon ng kalayaan. So yung kalayaan ni Emilio Aguinaldo ay peke, ano? Kaya tayo naging malaya ay dahil kay Dr. Rizal. Kasi nagkaroon ng maraming liberation ang Pilipinas, hindi dahil kay Emilio Aguinaldo. Dahil kay Dr. Rizal. Kasi nabasa na ng bansang Amerika sa pamamagitan ni Henry A. Cooper na ang mga Pilipino ay hindi barbaro. No? Yan po yung kasaysayan ng may Ultimo Adios. Kaya nagkaroon tayo ng Bill of 1902 at nagkaroon ng rescue ang Amerikano sa bansang Pilipinas para kalabanin ang Kastila. Okay, nang matalo ang Kastila, natagpuan ng Amerikano ang bangkay ni Dr. Rizal, nakatago sa ano, diyan sa park ng Paco. Samantalang itong si Emilio Aguinaldo, ang kanyang mga magulang na inchik, at ang mga inchik, itong mga Chinese-Pilipino na ito, kasama ng mga Espanyol for 302 years since 1594. So imagine, hindi nila makita for 2 years since na sila nabarilin itong si Dr. Rizal sa Paco Park, ay di makita ng mga pare at di rin makita ni Emilio Aguinaldo. At ang nakakuha pa ay ang mga Amerikano. So, ganyan po ang istorya niyan. So, ngayon, nung makuha ng mga Amerikano, ang nagtanghal na bayani si Dr. Rizal ay ang mga Amerikano. Okay? Kasi hindi pwedeng gawing bayani ng mga Kastila dahil lumaban nga sa kanila. Oh. So, ngayon, ganun ang nangyari niya. Pinagpatong-patong nila ang kasaysayan. Ano? So, gumawa siya ng bandila niya na kung saan doon niya pasusukuin yung mga totoong Pilipino sa plug niya. Ano? Sa halip na siyang sumuko sa bansang Pilipinas dahil pumatay siya ng maraming Pilipino eh. At saka umabuso siya sa mga lupain. Ano? So, ganun po yan. So, ngayon, yung kanyang mga kamag-anak ngayon, Gobernador Silio pa rin, Fujian Dynasty, lahat ng gumamit ng plug na yan. Na kung saan sumusuko ang mga Pilipino. Okay? Huwag na po tayong sumuko dyan dahil puro kurap po ang may hawak niyan, ano? At mamamatay tao. So ngayon, sunod na may kasalanan, okay, si Aquino, ano? Si Aquino, kaibigan na niyan, bautismado rin katoliko yan, tulad din ni, ano,
ni teroristang Aguinaldo. So itong si Corazon Aquino, terorista rin ang asawa. Kasi sila ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines. No? Na kakutsaban niya itong si Jose Maria Sison, bautismado rin Katoliko. So ang pangalan ni ng encik na si ano, taga Fujian din yan, taga Siamen, si Jose Maria Sison ay Mother Mary at pangalan din ni Jose na magulang ni Jesus Christ. So bautismado talaga ng Katoliko ang mga mamamatay tao. Kaya terorista ang simbahan. Ngayon, itong si Cory Aquino, kaibigan din niya si General Yepe. At pinangakuan din niya na huwag kang mag-alala, pagka ang asawa ko ay naging hero, Fujian din siya, magiging hero ka rin, dahil Fujian ka rin, taga-Siamen ka din. Kaya lahat ng mga taga-Siamen, gagawin nating hero at lahat ng taga-Jingjiang. Si Jose Rizal, gagawin nating taga-Jingjiang. So lahat na tayo hero ng Pilipinas, malilink na natin ang Pilipinas at China na iisang perlas sa dagat ng malayong silangan. So yan po ang iniisip nitong mga encik na ito na komunista kasama itong mga paring komunista. So yan ang dahilan bakit namatay yung mga gumbursa, yung mga Pilipinong pari. Kasi komunista ang papalit. So ngayon, daladala niya si Mother Mary sa EDSA para mag-struggle at sabihin ang militar natin ay terorista dahil pinapatay itong mga People's Liberation Army. Ganun yan. At ang pumatay dito kay ano, kay sa asawa niya ay militar, kaya terorista ang militar. So pinatutunayan itong mga encik na pinagtatanggol nila yung encik na si Rizal dahil pinatay din daw ng militar na Pilipino itong si Benigno Aquino at saka itong si itong si Jose Rizal. So ang iniligtas niya itong si Emilio Aguinaldo. Kaya pinapaikot niya yung history na yung mga Pilipino ang ginawa niyang militar. So dito, di mo naman makikita. So pinagtitibay kung militar ang pumatay, pinagtitibay nilang mga incheck na ang mga Pilipino kakampi ng Kastila. Kaya loko-loko nga itong mga encik na ito eh. So paano magiging kapakampi ng Kastila ang mga Pilipino? Ay itong mga tunay na Pilipino ay nasa open field, no? Nakikipaglaban sila sa open field, oh. Ayan, oh. So ibig sabihin, yung Gobernador Silio kasama noong Kastila. Ay sino ba yung Gobernador Silio? Ay di si Emilio Aguinaldo. Kaya hindi babalik pa rin sa kanila. Sila pa rin ang kasi itong si ano si Andres Bonifacio hindi naman Gobernador Silio. Di ba ba? At si Jose Rizal hindi naman Gobernador Silio. Kalabang nga siya ng Kastila. Kaya hindi pwedeng takpan yung history ng Pilipinas ng mga Aquino na para pagtakpan yung krimen na ginawa ng simbahan. O ngayon, di ba utismuado din siya ng Katoliko? May rosaryo pa siya. Dala si Mother Mary diyan sa EDSA dahil para pagbintangan lang. Kaya itong mga encik accuser, ano? Na yung mga sundalo at militar natin ang pumatay kay sa asawa niya, yung leader ng PDP Laban, no? Na co-founder ni Duterte at saka ni Pimentel. Ngayon, de, pagkatapos niya dalhin si Mother Mary at tapos na ang lahat, ang ginawa naman niya ay tinanggal na niya yung salitang bansa na matagpuan natin dito sa farewell ni Dr. Jose Rizal 5 beses. No? Ang Pilipinas ay hindi bayan kundi bansa. Pero tinuluyan itong incheck na ito na si Corazon Aquino, tinuluyan niyang tanggalin yung bansa ni Rizal. Sige, hanapin po natin, ha. Okay, tuloy po natin, ha. Hanapin natin yung
paano pinatay itong history natin, ito nation and historic right deleted, ano, i-click nyo po yan, ano. Okay, so hintayin natin na mag-pop up, ano, ito yan pupunta. Ito na yung sinasabi natin po na ginawa nilang terorista yung militar natin sa halip na magkasundo, ano, natural lamang na ang bansa Pilipinas ipagtanggol ang mga Pilipino kung sila ay NPA. So binabaliktad nila kasi sayan nga dahil gusto nila na ang maghari ay yung Fujian dynasty ni Emilio Aguinaldo sa ilalim ng plug ni Emilio Aguinaldo o ng mga Inchik, ano? So ito na po yan, ano? So dito mapapansin natin na meron tayong comparison index, ano, matrix, kung paano ginamit ni Corazon Aquino ang kapangyarihan ng simbahang Katoliko para itatag ang New China ni General Ye, pinakaibigan niya. Okay, so ganito po tayo niluloko nito mga Inchik, ano, at kung paano nila minamanipula itong kasaysayan ng sibilisasyon ng ating lahi, ano. Kasi pag pinag-uusapan po natin na history, yan po ay tungkol sa civilization, ano? Paano natin mamimaintain yung history ng Pilipinas at ang lahing Pilipino kung ipaampun natin si Rizal sa Inchik na hindi naman kailanman naging Inchik, ano? Kasi hindi naman niya pinapaliwanag na ang perlas ng silanganan ay province of Fujian. Kasi wala naman po sa karagatan yung China. Di ba ba? So, ang gusto nito mga Inchik na ito ay ipasok yung China na maging perlas ng silanganan. Kaya tinanggal nila itong salitang bansa. Ano? Okay, nandito po yan. Okay. Okay. So dito po sa 1935 Constitution, ano po, mapapansin natin na yung bansa natin sa 1973 at saka 1935, nandyan pa po, ano? Nandyan pa po. Sa madalit sabi po, ay itong sinabi ni Rizal ay nandyan pa rin. Hindi pa rin nawawala, ano? Ganun po yan. Ibig sabihin, nandyan pa yung pinag-uusapan natin na yan. Okay? Bansa pa. So, itong bansang ito, tinanggal nila. Yung bansa dito sa paragraph 8. Paragraph 8, 10, ano? Saka 13. No? So, ngayon, pinagduturan nila, no? Pinakialman nila ito. Sinira nila itong 1935. Anyway, yan po ay talagang wala na yan, ano? Nandito na tayo sa bagong, ano? Pero, kumbaga, dito sa 1935, during American period, ano? Andiyan pa siya. Pinag-usapan pa ang kalayaan ng Pilipinas dyan, ano? Kasi 1946 tayo na karoon ng kalayaan. Pero nandito pa yung salitang bansa, ano? Hindi tinatanggal lang ate ng mga Amerikano. Ano po? Kasi ginagalang ng mga Amerikano ang Pilipinas, no? At ginagalang nila si Dr. Jose Rizal. Kaya nga po nagkaroon ng Bill of 1902. At ang nangunguna po doon na para sa kalayaan ng Pilipinas ay si Henry, US Representative Henry A. Cooper. Kaya bayani po ng Pilipinas yon si Henry A. Cooper, no? Kasi siya po ang naglalatag sa United States Congress ng kalayaan ng bansang Pilipinas. So, no, pumasok itong si Marcos, nandito pa yung ating bansa, ano? Kaya lang, ang problema kay Marcos, tumakas siya sa ating bansa. Hindi niya sinuko yung buhay niya para mamatay para sa ating bansa. Kaya hindi po hero itong si
ano, si Marcos. Kasi ang hero yung isusuko yung buhay niya, ano, sa kamatayan hanggang huling hininga. Yung po ang hero. Parang yung kapitan ng barko, pag lumubog yung barko, hindi siya pwedeng mauna siyang bumaba. Siya ang huling bababa ng barko bago niya i-abandon ship. Pag ina-abandon ship na niya yung barko, huli siyang bababa. Ganoon niya na ito, inabandon niya yung, si Marcos, inabandon na niya yung bansang Pilipinas, hindi niya sinuko yung buhay niya sa hanggang kamatayan. Kaya ang totoo pong presidente ay si Dr. Si Rizal. Ano po? So, dito, wala ka nang makikitang bansa. Ano? Nilagyan nila ng Diyos na propaganda, Diyos na walang bansa. Ano po? Dito, may Diyos ka pa rin na may bansa. Divine providence. Ano? Okay? Yan ay nasasakop ng Diyos. Ano po? So, yan po ang ibig sabihin ng divine, no? Okay? Imploring the aid of divine providence, ano? So, yun ay patungkol sa pag kilala natin sa Diyos, ang ating mga batas. O pag ano sa natin, pag paninindigan natin ng mga batas natin sa tulong ng ating may likha. Yan ang ibig sabihin po ng divine providence, ano? So, lahat yung buhay natin, inaalay natin sa pagsisilbi sa Diyos sa pagiging bansa. Kaya, kasi yan naman sabi ni Dr. Si Rizal, where the one who reign is God, nation, our country is a nation where the one who reign is God. Dito naman, may Almighty God dito, tinanggal niya yung nation. Ay nasa na yung pinaghaharian yung Diyos na naghahari sa isang bansa kung walang bansa na pinaghaharian yung Diyos. Ano po? Kaya lalabas na pike, ano? Hindi na umaayon ang kasaysayan ng Pilipinas tungkol sa sinabi ni Dr. Si Rizal. Dito na nasira itong mga inchik, ano? Kaya malaki ang kaparusahan nila, ano? Laban sa pamimiki ng kasaysayan ng Pilipinas. So, ikis ito, ano? So, mangluloko talaga itong mga inchik sa pasimula pa, ano? So, ditako naman po tayo dito sa, ano? Sa comparen. Dito sa constitution pa rin, ano? Nang 1987, 1973, at 1935. Pero, sa national territory, ano po? So, pinakita lang po natin na mangluloko ang mga inchik, ano? Dito tuunan sinasabi ng Operia na sila daw ay mabubuting nilikha ng Diyos, ano? Kasi ang nilikha ng Diyos dapat ay hindi nangluloko. Especially na yan ay national hero ng Pilipinas, ano? So, ngayon, dito sa 1935, dito lang tayo mag ano, isa lang naman ito, ano? Okay? So, dito, tititan po natin yung pangluloko nitong mga Aquino, ano? Ito naman po ang tinanggal dito, ano? O yung all other territories. Ano? Yan po ang tinanggal dyan sa 1935. So, tinanggalan ni Cory Aquino ng bansa at ng teritoryo ang bansa ng Diyos o yung bansa ni Jose Rizal. Kaya dito po, wala ka nang makikita, basahin mo po ito, wala kang makikita ang history ng kasaysayan ni Rizal. Kaya yan po ang pagmamanipula nitong mga Fujian Chinese para ariin ang kanilang mga ancestors sa China, ang Pilipinas ay bayan nila at hindi bansa ni Rizal at hindi rin bansa ng Diyos. Oh. So, dito, ikis na sila. Yung Diyos, ginawa na nilang mangmang na nawalan siya ng bansa. Yung Diyos, nawalan ng bansa. Si Rizal, nawalan din ng bansa.
Pero sa may ultimo Diyos, makikita mo, yung Diyos may bansa. Yung Pilipinas may Diyos. Hindi po ba? May Diyos, may bansa. Mayroon bang Diyos na walang bansa? Hindi po ba? Kaya ito, lukuhan. Ano? Gumamit, ginamit nila yung Diyos ng Katoliko, si Mother Mary, pero tinanggalan nila ng Diyos, si Mother Mary. Tinanggalan din na ng bansa, si Mother Mary, kung mayroong Mother Mary nga ang bansa. Hindi ba? Hindi lukuhan. Pati Pilipino, wala ng history, wala ng territory. Hindi ba? Kaya yung napapansin nyo dito na meron ditong territories nga. Meron man territories na walang bansa. So, ang bansa ng Pilipinas na sinutukoy dito, yung China na nasakop ng Fujian. So, ngayon, may Pilipinas ka nga. O, yan ang deception eh. Pero hindi na bansa, probinsya ng Fujian. Kasi tinawag nga po nilang bayan. Kaya, iniaalain lamang nitong mga may hawak ng flag ni Emilio Aguinaldo, natawagin talagang bayan ang Pilipinas at hindi bansa. Kaya sinisira talaga nitong mga Fujian ay yung mismong sulat ni si Rizal. Ngayon, tinanggalan nila ng history yung Diyos. Kasi wala nang history yung Diyos dito. Dati yung Diyos may history, may bansa, di ba? Dito sa 1935, tinanggalan ng bansa yung Diyos. Tinanggalan na rin ng history yung Diyos. Di po ba? At si Rizal, tinanggalan ng bansa, tinanggalan din ng history. So, wala ng history si Rizal at saka yung Diyos sa Pilipinas. Okay, dito natira yung Pilipinas, pero hindi na history ng mga Pilipino, hindi na history ng Diyos, hindi na history ng ni Rizal. Ano po? Ganun po yan. Okay? So, hindi na yan totoong kasaysayan ng Pilipinas. Kasi nga, pinipiki na nila. So, lumalabas na itong mga Encik ay ginawa lang dahilan yung people power na power yun ng People's Liberation Army nila General Yepe na kaibigan ni Cory Aquino. Hanggang sa pawalan na ni Cory Aquino, yung international terrorist na si Juma Sison. So, meaning na ginamit lang ni Juma Sison sa terrorism yung buhay ni Rizal. At ganoon din yung ginamit din itong ng mga Aquino at ng mga Encik yung kasaysayan ni Dr. Si Rizal sa pagnanakaw ng mga bagay na nilalang ng Diyos sa rehiyon ng Araw sa dagat ng Silangan. Oh, at ini-insist niya na itatag ay yung New China. So, tapos na sila. Di po ba kadali-daling maresolba ng krisis ng Pilipinas? Di po ba? Kung isusuko nila yung buhay nila ay sa bansang Pilipinas, wala talagang patayan, walang drama, walang ganitong mangyayari. Eh kaso, ini-insist nila yung nasa utak nila na hindi naman, wala naman sa kasaysayan. So, ganun po yan. So, sumadalit sabi, ang gusto mangyari nitong mga Encik, ano, ay talagang maghahari. Gusto nila maghari ay yung ancestors nila kaysa yung Diyos ng bansang Pilipinas at Diyos ni Dr. Si Rizal. Kaya po sana tayo mga Muslim, Kristiyano, tangkalin na muna natin ang reliyon natin. Alalahanin po natin yung anyo nating pagiging tao at pagiging Pilipino na sumusuporta sa bansa natin, na pigilin natin ang paggawa ng kasaysayan nitong mga Encik. Dahil ang pagwasak sa ating kasaysayan, no, kaya binigyan tayo ng mga reliyon para makalimutan natin yung ating pagkatao. At itong mga Encik ay mag-convert sa Katoliko at saka sa Muslim para lituhin tayo. Kaya kung kalimutan natin ang reliyon, magkaisa tayo, maging isang Pilipino, maging isang bansa, isuko natin ang buhay natin sa bansa at yung mga illegal immigrants na ito, ipasukuin natin sa bansa tulad ng pagpapasuko nila kay Dr. Si Rizal. Ano? Na hindi naman na ni Dr. Si Rizal, isinuko ang bansa natin sa kanila.
Yung po ang ibig sabihin ni Dr. si Rizal, ano? So ibig sabihin, hindi tayo lalaban ng patayan, kahit sabihin natin sa international court na lang para wala nang patayan, walang bala, at kung itong mga bualaw na ito ng mga mamamatay tao na ang hawak ay baril ay mayroong talagang katotohanan, humarap sila sa international court at sagutin nila itong allegation sa kanila na sila ay mamamatay tao, terorista at magnanakaw ng kasaysayan ng sibilisasyon ng Pilipino. So, isang dahilan po kaya gusto kong hihilingin sa inyo na kalimutan natin ang ating reliyon dahil matagal na tayong alipin ng reliyon. Walang namang nangyayaring pagkakaisa, di po ba? Ginagamit lang ng mga politisyan na dayuhan yung ating reliyon para makapagnakaw sila ng resources sa Pilipinas at mawala sa atin yung resources. And then pagkatapos papasok yung mga Chinese bank at Islamic bank. Ay sino nakikinabang? Wala naman tayong sariling banko, di ba? Dahil ang may-ari, mga foreigner, ituling mga Inchik at saka itong mga Islam. Tapos tayo, mga anak natin Pilipino, nag-a-abroad, naghahanap tayong pera, pero itong bansang Pilipinas, pinagkakapirahan ng mga dayuhan. Kaya, na panawagan ko po, magmahalan tayong Pilipino. Huwag na po natin i-consider na ang relihiyon ay tama. Walang kapayapaan sa reliyon, ginamit lang po ng komunista. Kasi lahat po ng bautismado na mga Inchik ay nagpanggap na Muslim, ano? Nagpanggap silang Kristiyano. Katulad nga po ito si General Yepe, ano? Kaibigan ito ni Corey. 'Di ba si Duterte nagpanggap din naman po siya na Muslim, 'di po ba? Pero anong ginawa ninyo? Pinasabog yung Marawi, di ba? Sa halip na makipag-usap, di ba? So, di natin alam na itong mga kuna ito, ito namang mga utu-utong Muslim na ginamit yung kaluluwa ng Islamic ISIS, no? Yung mga kababayan nating Muslim, ginawang labanan itong siyudad ng Marawi. Sino may nawala ng bahay? Mga kapwa din natin Pilipino. Sino sumira? Diba? Kristiyano tsaka Muslim. Sino nag-utos? Diba Inchik si Duterte? Tapos si Duterte nagkunwari ding Muslim. Allahu Akbar! Boom! Kaboom! Anong nangyari? Kaya ang plug ni Emilio Aguinaldo, hindi talaga ano yan, walang kapayapaan dyan. Ilan ng Kristiyano at Muslim ang namatay dyan? Kapwa Muslim natin, kapwa Kristiyano. Kaya ang reliyon, hindi natin talaga dapat tanggapin na maghari sa bansang Pilipinas. Kung saan galing yan, dun yan ibalik. Wala namang ginawa dito kung mag-convert lang ng komunista eh. Yung Islam din, nagko-convert din dyan ng komunista. Kaya hindi nyo na alam kung sino yung totoong tao. Pagkatapos sasabihin, peace process, kung kailang nag-alay na ng dugo ang mga Pilipino. At hindi po ba? Pero para mawala na lang gulo, tanggalin ang ating reliyon, linisin lahat yan, pabalikin natin doon sa Arabo. Walang patayan, upunta na kayo sa Arab. Ikaw, punta ka na doon sa kay Ayala o doon sa ano, alisin na ito. Alisin ng mga Ayala, ang mga Kastila, paalisin dito dahil sa kanilang pagpatay at pangluloko sa mahabang panahon. Itong mga Inchik, paalisin na rin. Wala lang patayan. So, ang maganda ay sa international court talaga. Kasi wala naman totoo dito. Katulad ito, People's Liberation Army, naging national hero na ng Pilipinas sa pagtatayo ng New China kasama ni Xi Jinping at ni Duterte. Mga imposto na tao yan. Bautismadong Katoliko, People's Liberation Army. So yan, ang tinatayo nila ay maging New China Pilipinas. So yan yung mga nag-i-struggle sa EDSA, ano po, na sinasabi natin na kamag-anak ni Mama Mary. Juma season, pumatay ng 50 years. Di ba? Magkakakilala din yan nitong mga Muslim na mamamatay tao. Ito MILF. Sino ito? Mga UP graduate yan, mga yan. Pero pumatay na nagdidiwang sa pag-inom ng dugo ng Pilipino. Jaime Cardinal Sin, pinalaya niya si
yung masisun katulong si Kuya Aquino. Oh. Ano pang magkailangan mong revolusyon ay binigay na ng ni Dr. Rizal ang buhay niya para sa atin para maging bansa, magkakaroon ka pang revolusyon. Niloloko niya lang ang Pilipino, kaya ang bangsa Moro, walang totoo yan. Mga incheck din po yan na nagbautismo ng kuhan. Kaya makikita mo, simbolism nila, no? Nagbautismo lang sila ng sa reliyon. Ano? Sino pa? Ferdinand Marcos, di ba? Maraming drama pa. Hindi naman siya ibinalot siya ng plug ni Aguinaldo, tumakbo naman siya. Hindi naman siya namatay ng dahil sa plug ni Aguinaldo dahil sumuko nga siya doon sa ano, kaibigan niya. Pinaubaya niya yung Pilipinas na nakawan ng nakawan ng history. Hindi naman siya pumapalag. Ngayon, nasa kabilang buhay na siya, gamit pa rin ang kwa niya, plug. Pero hindi naman niya sinuko sa plug yung buhay niya. Namatay siya na pinagbenta nga pa na magnanakaw. Hindi niya pinagtanggol yung sarili niya. Hindi po ba? So, hindi niya pinagtanggol yung bansang Pilipinas. Kaya, hindi siya qualified maging hero. Sinusunod pa? Ito, si Limahong. National hero na ng Pilipinas. Sus, Ginoo. Eh, ano yan? Pirata. Oh, warlord. Oh. Pero may reputation daw yung warlord. Ganyan tayo niluloko rito ng mga inchik, ano? Kaya itong inchik talaga hacker siya. Kailanman di mo talaga pagtitiwalaan, ano? Sino pa? Si Alfredo Lim. Diba? Ginawa niyang hero itong kaibigan ni Cory Aquino, yung People's Liberation Army. So ngayon napunta siya sa ano, NBI, pero People's Liberation Army ang kaibigan. So paano pa tayo magkaroon ng security nito? Diba? Oh. Ay wala na tayo. Kaya talagang meron tayong security threat. Matagal na. Kaya ang daming namamatay ng mga Pilipino. Ano? So kaya yun nga sinasabi dyan na ang Pilipinas, Eden. Ayaw ni Dr. Rizal na may mga mamamatay tao. O si Ping Lacson, ang tagal niya. Pero tahimik lang sa China, di ba? O yun pala, People's Liberation. Pwede siyang mag-ship bilang People's Liberation Army. Kaya yan ang panganib, ano? Na hindi gagalang ng mga inchik ang bansang Pilipinas, pupunta siya dito. Ito si Bongo. Pinagmamalaki ni Duterte na siya daw ay Chinese senator. At naghahamon pa na kinakailangan mga mamamatay taong ilagay dyan sa bilibid. Eh bilanggo na nga sila eh. Bakit mo papapatayin yung nasa bilibid? Kaya malaking kalukuhan itong mga hayop na itong mga inchik talaga. Oh. Ito, si Duterte, laging katabi niya. Ano? Oh. Eh, siya ang gumawa ng gusto niya na i-honor yung Nine Dash Line. Kasi historic rights daw yun ng kanila mga ancestors sa China. Yan ang dahilan. At PDP